bike ng 4,000 miles mula India hanggang Sweden sa ngalan ng pag-ibig. Si Pradyumna Kumar, also known as PK Mahanandiya, ay ipinanganak sa isang remote village sa eastern India na isa sa pinakamahirap at simpleng tao lamang. Isa siyang magaling na artist kung saan kaya niyang gumawa ng isang portrait sa loob lamang ng 10 minuto. Sa pagiging magaling niyang artist sa pagbibinta, nagkaroon siya ng chance na ma-meet ang isang Swedish woman na nagbabakasyon lamang sa India na nagngangalang Charlotte. Naalala niya pa noong una nilang pagkikita noong December 17, 1975, nakaramdam na siya ng love at first sight sa babaeng may mahaba at blonde hair na may asul na mga mata. Ito na nga ay si Charlotte. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para tanungin ang babae kung nagmamay-ari ba ito ng isang malaking kagubatan. Sumagot naman ito ng oo. At tinanong ulit ni PK kung ano ang zodiac sign ng babae at sumagot ito ng Taurus. Naalala ni PK noong bata pa lamang siya, binigyan siya ng isang propesya ng kanyang magulang na magbabago ang kanyang buhay pag natagpuan niya ang kanyang babaeng mamahalin na nagmamay-ari ng isang malaking kagubatan at may zodiac sign na Taurus. At doon nga niya napagtanto na dininig na ng langit ang kanyang propesya. At nang simula na nga ni PK ang pagpipinta sa babaeng may asul na mata, at nang matapos na ito, sa kasamaang palad naman ay hindi ito nagustuhan masyado ng babae. Kaya kinausap niya ito na bumalik kinabukasan para ulitin ang naturang portrait. Kinabukasan ng bumalik ang babae, ito na nga ang umpisa ng kanilang magandang pagtitinginan na nauwi na nga sa pagpapakasal sa India. Nagpakasal si PK at Charlotte sa Indian tradition way ng India at nagsama ng puno ng pagmamahal. Ngunit dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay dahil kailangan na bumalik ni Charlotte sa Sweden para tapusin ang pag-aaral. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin makakasama si PK dahil nag-aaral din ito sa India at gustong makatapos ng pag-aaral. Dumaan ang isang taon, patuloy pa din ang komunikasyon ng dalawa sa pamamagitan ng pagsusulat. At dumating pa sa point na pinapadalhan pa ni Charlotte si PK ng tiket papuntang Sweden. Ngunit, tinatanggihan ito ni PK dahil gusto niyang pumunta ng Sweden sa sarili niyang pamamaraan. At nang dumating ang oras na makagraduate si PK sa college sa pamamagitan ng pagpipinta, ay naitaguyod niya ang kanyang pag-aaral. At sa pagkakataon ngang ito, ay napagdesisyonan na niyang sundan ang kanyang minamahal na asawa sa Sweden. Ngunit, gumugulo pa rin sa isip niya, sa pagkakataong ito ay wala siyang sapat na pera para makarating sa Sweden. Kaya't naisipan niyang ibenta ang kanyang mga gamit sa pagpipinta, at ito ang naging paraan niya para makabili ng isang second-hand na bisikleta para magamit sa kanyang pagpunta sa Sweden. Hindi na nga siya nagdalawang isip na gawin ang paraan na ito para makarating sa kanyang minamahal. Sinimulan niya ang paglalakbay papuntang Sweden noong January 22, 1977. Mula India, nagsimula siya sa tinatawag na Hippie Trail. Ang sikat na ruta mula India papunta sa mga kalapit nitong mga bansa. Nagbisikleta siya ng 70 to 80 kilometers a day. Hindi lamang siya nagbisikleta, nakisakay din siya sa mga dumadaan na truck kapag nakakaramdam na siya ng pagod at nagbaon din siya ng sleeping bag para pag inabot man siya ng gabi, pagod, makakapagpahinga siya kahit saan.
Minsan naman, may mga naaawa sa kanya na mga bahay-bahay at iniimbitahan siya na matulog sa kanilang bahay kapalit ng pagpipinta ni PK sa kanila. Sa daan, marami pa rin siyang namimit na mga nagiging kaibigan sa tinatahak niyang hippie trail at nag-aabot sa kanya ng mga pagkain kapalit ay ang pagpipinta niya sa mga ito. Ilang beses man siyang nasiraan ng bisikleta sa daan, hindi pa din siya tumigil sa biyahe sa baon niyang determinasyon na makitang muli ang kanyang minamahan. In 4 months na pagtahak sa kanyang daan papuntang Sweden, dinaanan niya ang mga rutang Afghanistan, Iran, Turkey, Bulgaria, Yugoslavia, Austria, Germany, at ang Denmark. At finally, narating din niya ang Gothenburg, Sweden. Doon ay nakita siya ng isang immigration officer at tinanong kung saan ang tungo niya at ano ang purpose niya. At doon nga ay sumagot siya na pupuntahan niya ang kanyang asawang pinakasalan niya sa India na si Charlotte. At pinakita niya sa immigration officer ang kanilang picture na magkasama noong sila ay kinasal. Noon nga din ay halatang nagulat ang immigration officer sa sinabi ni PK. Sinabi kay PK ng immigration officer na ang kanyang pinakasalan na babae ay isa sa mga royal family ng Sweden. Halatang nagulat din ang mga officer sa nalaman na ang isang babaeng nanggaling sa royal blood ay magpapakasal sa isang simpleng tao na taga-India. Si PK din ay nagulat sa kanyang nalaman na ang kanyang asawa pala ay kabilang sa isang royal blood. Noon ngang sa wakas ay nalaman ni Charlotte na nakarating na si PK sa Sweden, agad niyang pinuntahan si PK sa Gothenburg para sunduin ang asawa. Ipinakilala ni Charlotte si PK sa kanyang pamilya at tinanggap naman nila ito ng buong buo. At noon ngang mga panahong iyon, nagdesisyon si PK at Charlotte na magpakasal muli sa Sweden. Ipinagpatuloy din ni PK ang kanyang interes sa pagpipinta sa Sweden at naging isa nga siyang Cultural Ambassador of India to Sweden. Si PK at Charlotte ay nagkaanak ng isang lalaki at isang babae na sina Siddharth at Emily. Hanggang ngayon, si Charlotte at PK ay nananatiling matatag sa kanilang pag-iibigan. Napatunayan nga natin na love has no boundaries and can conquer every obstacles, and love never gets old. I hope you like our videos. Please like and click subscribe kung nagustuhan niyo ang videos natin ngayon for more upcoming amazing stories like this.